DJ, parang Mangudadatu. Oo, pamangkin namin yun. After niya magsalita. So, andito rin po si Mayor Datunok Sangke. Ano? Number 2 sa balota. Oo. Ang ating vice-alcalde, si Bong Banyaga, number 1. Ah, okay, 1 and 2. At mga kasamahan po natin, the back councilors, dito si Ikoy Banyaga, number 2. Ayan. Si Maymay Gargaran, number 5. Si Yulin Dolor, number 3. Si Entig, number 6. Si Arnold Sason, number 16. Si Tumagantang, number 18. Si Kapirungan, number 7. At si Imblewa, number 4. Ayan, kompleto po tayo ng numero. Ano? So, nama, mga pangalan ko siya. Saki, nadiyak ko marini mangayag sangin inapasad ko. O gano'n, talong ko naman. Okay, kagina, na, nasabi na ni Bong Banyaga kanina, kasi nahihiya po kong sabihin kung ano yung tapos ko rito dahil pera ho ng gobyerno yan. Ipinagkatiwala lang po sa akin. Pero pagkitin ko muli, yung mga kalsada na naipatupad natin po, ano, itong panahon kong congressman ako at nung naging governor ako dito sa probinsya na Maguindanao. Ha? Ay, yung gymnasium doon sa plaza, no? Pero pinagbabawalan po ako mga panya doon. Pero ako po nagganon noon. Kasi nung nagpaplano po ako pupunta ng Kauran, yung pumunta ko ng Kauran, nilagyan nila ng maraming equipo. So, hindi ako natuloy doon at natuloy ako sa mismo sa Kauran. O, nagtataka ako kung bakit ganon. Ganon na lang ang kumbaga pagmamalupit na nangyayari, ano. Pero ito sasabihin ko sa inyo, ang lahat po ng ipatupad na programa ng panahon ko at itong pagkakongresista ko, ipagpapatuloy ko po yan kung ako muli ay may luklok bilang isang gobernador. May 8-point development agenda po ang probinsya ng Maguindanao noon. At isa po sa pinaka-importante sa 8-point development agenda na yan ay ang pang-eskolar na programa upang sa ganon mapaaral po natin ang mga estudyante na kinakampus sa pangmatrikula nila sa eskwelahan. Tulong po yan na malaki sa mga magulang na gustong magpaaral at gustong makuha ang pangarap nila sa kanilang mga anak. Ah, o kung may luklok ako muli, itriplihin po namin yan. Nandito po yung ating Vice Governor, nandito po yung ating mga board members, papasa po sila ng kaukulang batas na yan, kahit sino pa ang maging gobernador, ang magpisi scholar ay tuloy-tuloy po dahil para po sa kapakanan ng ating mga estudyante para magaan-gaanan po ang bursa ng ating mga magulang. Ha? Dahil alam po natin, kapag ikay nakapag-aral at nakapagtapos, meron kang malakas na sandata, hindi ho sandata nakamamatay, kundi sandatang magpapaluwag sa iyong buhay at sa inyong buhay at sa mga nakararaming mga kababayan po natin. Ah, namba, ipinaka-importante, sandata, Apintalunio Sir Rizal, ang pinakamalakas sa sandata ay ang lapis at ang papel. Dahil kasulok-sulukan, kaduluduluhan ng mundo ay mararating niya kapag ikaw ay nakapag-aral. Ha? Diyan sa infra, lilitanoy, ongoing niya. Ha? Tapos na po yung four lanes na pinatupad po natin. Tapos na rin po yung sinabi mo kanina doon sa barangay Pinagayaw at yung pa pong ibang dito sa Kapimpilan, ano? So yan po ay dumaan po sa ating programa na tayo ay kasalukuyang kongresista ng 2nd District ng Maguindanao. Nambay po talaw niya nanan pag-ingat siya po-compare. Naghahamon po silang magkumpara
sa kung ano man ang natapos ko. Pero kayo sasabihin ko sa inyo, ano ba yung natapos nila nung sila ay may luklok bilang isang gobernador? Ano ba yung may pakita nila? Bongo na sira, bongo ang pumutok na mga gulong, bongo na hindi na tumatakbo o motor na ginagamit sa pagtanggal ng aking mga tarpaulin, ng aming mga tarpaulin. At ako, mga kababayan ko, sisiguraduhin ko sa inyo at sisiguraduhin ng aking grupo na kami ay makadaupalan po ninyo. Kami ay mararating po ninyo. Hindi kami lilipat at hindi kami dadagit sa inyo dahil mas mababa kami kaysa inyo. Sisiguraduhin namin sa inyo na kami ay alipin po ninyo. Kami ay magsiservisyo ng tapat po sa inyo. Diyaba, di mga tao, adi manini, mangako, sapi adi ko na rin napasan. Alam nyo, yung mga mobile hospital na yan, panahon ko yan, at pinorchase nung ako pa'y governor. Yung mga equipo na yan, na nilagyan ng patpat, kinolora ng pula, bawal ang branding sa gobyerno, bawal ang ipal sa gobyerno. Yan ang panahon ko noon, mas marami akong nabili na mga equipo. Kahit natingnan sa listahan. Totoo po na nag-loan po ako, pero hindi totoo na nag-loan ako ng billion-billion, kundi ang nag-draw lang noon ay less than 1 billion. Mas malaki pa ang na-loan nila ngayon kahit na magtingnan, kahit natingnan natin ang listahan. Ako, nagcha-challenge ako na ilabas ang listahan. Sasabihin ko na ngayon kasi malapit ng election. Puro na lang pamumuna, puro na lang paninira ang ginagawa nila sa akin. Pero chinachallenge ko, I am challenging the sitting governor to show to the people, before the people, the listing of the throne, ano, of the money from the land bank, kung ano bang pinakamalaki, yung akin o yung sa kanya. At yung mga bus na yan, sasabihin ko sa inyo, ang dalawa dyan na bus ay binigay sa akin ni Governor Alvarez na may-ari ng IVEC International, yung supplier ng bus ng Pilipinas, buong Pilipinas. Ibinigay niya sa akin, 10 bus ang binigay sa akin at hindi ko na binawi yung dalawang bus sa probinsya ng Maguindanao dahil alam kong kailangan ng aking mga kababayan yan. Yan ay akin. Kahit na tingnan natin ang listahan sa LTO, hindi yan sa probinsya ng Maguindanao, kundi dinonate ni Alvarez, ni Governor Pipito Alvarez, dahil ako ay inadopt niyang anak. Laki na, duwati man ang labas. Binataran sa mga kasalay ng papak. Uy, di ko nagtawang inyaban ang gula niya. Sa akin, nagkasulatan, buyan siya sa loos ko, Toto, brief ko bukar na ito, ganataring. Pag pay ni Sandra, kakamping tinigas. Ang daming pinto. Lama, mga pagali ko. Di ko na kung bangatak. O gira, pagsagutan ko mo, ilang wala mo nagtira niyan sa akin. Inaanin na yung prevensya sa Ampatuan Municipality. Ampo na, process ako na, kung na kung bangatak. Ngayon ba ina implementya sa Ampatuan Municipality? Kinapangimatay? Sa akin karutimpo ko, kadako magkapangimatay, nangon sa siguranan, i-massacre site, nandyan lang po ang massacre site. Ano bang ginawa nito ang Mangudadatu? May pinatay ba ako? Wala ko pinatay, mga kababayan ko, sasabihin ko sa inyo. At ang lahat ng nakasuhan na babaeng Ampatuan, hindi ko ho kagustuhan yan, kundi kagustuhan ng aking pinsan na si Tay Mangudadatu. Lahat pinagkasuhan ko, wala akong pinagkasuhan ng Ampatuan na babae. Wala rin akong pinagkasuhan ng mga musmos na mga Ampatuan, kundi ang sinabi ng aking pinsan na si Tay Mangudadatu, I am challenging him to tell the people of Maguindanao, to refute this statement of Toto, Congressman Toto Mangudadatu, before the people, that it was not me who indicted the Ampatuan women na nandyan sa Maguindanao massacre. Hindi ho ako yan. Pinsan ko ho ang nagsali sa kanila mga pangalan noong December 4, 2009. Kasi November 23 nangyari yung Maguindanao massacre.
at nung doon kami sa The Farm sa Corondal City, nung iipunin na yung lahat ng case building na case ng mga abogado, sinabi ng aking pinsan na isalin na lang natin yung mga babae at kung sinong umabot ng 18 years old na Ampatuan na direkta kay Andal Ampatuan kasi magiging kalaban natin yan. Diyaba mga pagaling ko, gatalo ko niya, tinamigra ko sa nagrabi sa Pulo Lagun. Tinamigra ko sa nagrabi sa Pulo Lagun, nalig ko pagtalo niya. O ginasagunan, nagtalo ko kay nasyaba, siyaba ng gula, kinamasagar sa kaluma ko. Pagaling sa ampun niya, huwata ko niya si King, siyaba na tabo, ikinamasagar sa mga sulit ko. Siyaba na tabo, ikinamasagar sa mga abogado ko, mga supporters ko. And I need to tell you the truth. Diyaba mga pagali ko, nadako mo magkagkaso sa mga polis, kakinasaki may kaso sa mga polis, kakinayakin mo ha, yami case bill na sa CIDG, na-assign siyaba sa Maguindanao niya. So dahilan, diyaba mga pagali ko, asal na katawan o tanan? Asal na katawan o tanan? Nginin ng ula, kano na ba ang mga timpo? Nasaki mga pagali ko, ang pingin ni kasakitin, inanggula sa pamilya ko, na dako pang imatay. Di ko manggulay, yan ang mga supporters, ang pangimatayan ko, kaya na da, karapatan ko ang mangimatay. Nagkapilagayan niya, aran siya inimatayan ang supporter sa amin, driver, driver at pwede ko na sakit at tunogman. Inimatayan, broad daylight. Katawano, mga pagali ko, sa barangay Mau, ilan ang namatay dyan na barangay officials? Treasurer, secretary, alam ko yan lahat. Pwede ako patalo. Mga supervisors, pangimatayan. Yan, nanasaguna ba niya mga pagali ko? I-challenge siya ba niya ba? Patalo ko ba niya? Gobyerno ang maka-defend niya ni sarili niya na siyang ula kami sa korte at talugot tenga amin inamba ikapakananon. Dala mga pagali ko niyabang grupo na di mangimatay, di manguwas sa umul, di makasamu na ginapanguyak sa umul, panguyak sa tawin niya alkitano niya grupo. Hindi ito atake, kundi totoo lamang at pawang katotohanan lamang ang sasabihin ko sa inyong lahat. O sa kami magkamuringan, Arisia Project, ay pinuho kita arm sa laki paganay, a water system, 114 million. Ngayon, nung nawala ako, wala na. Naputol para sana dito sa munisipyo ng Ampatuan at ang mga karating lugar para po mapainom na maayos at hindi magkakasakit ang ating mga kababayan. Dala, sa muna. Inimere sa muna. Dala. Uy, ibagayag butang lang ilang ulang na color ditang katawan ibilog ang bilobang kawatan na color. Uy, diyan ka nagkubang atake. Patalungkong sir kano. Pero ang UBJP, ito lamang at natatanging partido na may unity, may justice. Kaya United Bangsamoro Justice Party. Hindi po ibig sabihin na kapag ikaw Kristiyano ay hindi ka na pwede sa UBJP. Ang UBJP ay patas ang pagtingin sa lahat. Basta ikaw taga Maguindanao, taga Barm, kapag ikaw papasok ng UBJP, welcome na welcome ka. At niya ba, ipagpasa namin kay Bay Sandra, ipagpasa na government of the day, kapag kami po ang nailuklok sa probinsya ng Maguindanao, sa darating na Mayo 9, 2022, ipapromise po namin sa inyo na kami po, hihikayatin po namin ang government of the day na mamumunod ng malaking proyekto sa Ampatuan Municipality. Inihikayat ko rin ang barangay officials at ang municipal officials na mabuboto ngayong May 9, 2022 na gumawa kayo ng master plan po ninyo dito sa Ampatuan, Maguindanao. Ako din po ay susuporta at ipinromisa ko nito noon
na hindi pakikilaman ni Dato Bobby Adam ang inyong mga lote dyan. Dahil ako po ang isang magsusulo na mapatituluhan po ang inyong mga home lots dyan sa Kauran, Barangay Kauran, Ampatuan Municipality. At yan ay hihingin ko kay Bobby Adam. At umuo naman si Bobby Adam sa akin. Okay. So niya ba mga pangali ko, doon po sa mga kapatid po natin, mga lumad, Fiyogefon, Bugong, Kiluhanan, Serkanulangulangon, Losiatanan, Minuliantanan, ulam ng mga tinduray dito. Oo, muyag. So naba mga pagali ko, niyama mga pagali ko, Lakano Mangandam, kaniyabag grupo na di mataw mangimatay. Paganay, natin siya pinananggit ko investor, a Malaysian investor, pero alam naman natin kung ano nangyari. Nag-invest sila ng more than 500 hectares na ng sagingan. Pero nung ako'y nawala, hindi ko na alam. At sayang nang hinayang ako kasi more than 700 na sana na laborers ang natutulungan. If you're going to multiply for 5, ang 700 na yon, 3,500 ang natutulungan niyang pamilya. Sayang nang hinayang po ako. So niya ba mga pagaling ko, umigas kami kay Vice Sandra, si Congressman Dong Mangudadatu, kung sa mga board members tano, kung si Datunok Mansangi, si Bombaniaga, sampu na po ang kanilang mga konsyal. Niya ba na makadeliver sa Project Abapia? Ipagpasa namin Sir Cano. Magagang kumangani, magagang namin mga ni Kibay Sandra sa barn. Bawat taon, makakahingi po kami ng 150 million na proyekto. Para sa Ampatuan lang. Para sa Ampatuan lang. Hindi ho yan drawing. Walang katang isip dyan. Kundi realidad po ang mangyayari. Magkakasama kami sa inyo lahat. Sa Mayo 9 na kami mahalal, kami, ako maibalik sa pagka-gobernador. Magkakasama kami na kapag kayo hinarang galing sa inyong mga lugar, ipaglaban nyo at pupunta kayo sa presinto. Nabubutoy niyo si Toto Mangudadatu, number 6. Butoy niyo si Sanpay Santra Sema, number 3. Butoy niyo si Dato Dodong Sajid Mangudadatu, number 3. At ang mayor po natin na number 2. At ang vice alcalde po natin, number 1. Okay lang ba? So mga board members, ano? Ay. Balik ka. Pang-jalibe? Bibigyan kita pang-jalibe. Ha? Gamitin mo muna yung pera mo. Babayaran ko lang. So yun, mga kababayan ko. Kasi bawal mamigay ng ano ngayon, Neng. Pero pautang. So ito ba mga pagali ko? Kagina na pinalanian yung mga tao ang mga supporters sa Rubay. Sa Barangay Saniyak, pinarangan po ang kalsada. Dapat hindi yan gawin. Huwag yan gawin. Apian-yami mga tarpulin ko, tarpulin ni Bay Sandra, tarpulin ni Congressman Dong Mangudadatu, bagibren, bagkisi, banotongan, inigakwasanan. Inigakwasanan. Kahit na maubos pa nila lahat ng tarpulin namin, alam ko nandiyan kami sa mga puso po ninyo. 20, ilang days na lang mga ngayon? 22 days na lang. Mag-countdown na kayo. 22 days na lang. Huwag kayong mapagod. Huwag kayong tatamad-tamad. Punta kayo. Halika. Punta kayo sa mga presinto po ninyo. At butuhin niyo po kami. Halika, ikampanya mo ko dito. Halika na.
Basta hindi na ako available, Leng, ha? Hindi na ako available, ha? Ano pangalan mo? Sophia. Ah, Sophia. Ah, mag-peace ka ba? Hindi. Mag-peace scholar ka? Hindi. Ha? Mag-peace ka pala? Scholar. Nag-aaral ka? Ha? Ex-abroad ka? Oo. Sige, ha? Basta, ha? Mag-aaral ka muli, ha? Oo. Sige, sigaw mo kami ni Bay Sandra. Kasi tinawag ko siya kasi kanina pa siya nagsisigaw. Sayang yung kanyang boses. Ha? May ha? Taga dito ka? Taga Kamasik ka? Naka-rehistro ka ba? Oh, sige ha? Basta putuhin nyo kami ha? By Sander number 3, number 6 ako ha? Okay. Jollibee! Oh. So yun ha? Basta ha? Walang iwanan! Makumbinsi kayo. Ha? Bawat isa makumbinsi ng lima. Sige, tayo muna. Tayo. Tayo muna. Tayo. Okay, tayo. Tayo. Alam ko, parang inaanto kayo lahat eh. Tayo. Okay. Oh, ha? So, ganyan tayo. Mag-sign tayo ng UBJP. UBJP tayo lahat. UBJP, ha? UBJP! Okay, yan. So darating na ano, Ibi? Straight UBJP ang mabubunto po natin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa